Hi guys, my name is JB Buizon, and once again guys, welcome back to my channel. And for today's video, mag-i-install na ng ating sliding window. Pero habang wala pa sila, itutur ko muna kayo dun sa pinaka-latest development ng ating mga contractor. So guys, ito yung first room natin. Kung mapapansin nyo, meron na siyang pintura. And the same time, okay na din yung kanyang mga edges. Pwede na natin din installan ng sliding door. Kaya lang, hindi pa natin mapasukatan for sliding door kasi yung ating tiles ay hindi pa na-install. So for the meantime, yung sliding window muna yung ating ipa-priority kasi unang-una nagkakaroon ng mga bagyo, so umaampiyas yung mga tubig. So para maiwasan natin siya, so pinariority na muna natin yung paglalagay ng bintana. Yan. So ito guys, ang master bedroom. So kung mapapansin nyo, almost done. Yan. May mga gamit pa kasi dito, pero kung makikita nyo, may pintura na siya. Yan. Tapos ito yung pinaka magiging terrace natin dito sa master bedroom. So okay na din yung ceiling niya, kung makikita nyo. Yan. And the same time, may pintura na din yung ating mga wall. So ito lang yung magiging concern natin. Medyo marami pang kalat kasi dito natin nilagay yung mga ibang materyales. So yan. Then punta tayo sa second room. So, may tiles na siya, pero hindi pa rin siya totally finished. Ayan. So, ito yung second room. Kung mapapansin nyo, okay na din siya. May pintura na. Ayan. So, ayan. May tiles na siya. So, dito, i-install na din yung bintana natin o yung sliding window natin. So, dun tayo sa third room. Yan. Ito yung third room natin. So, like what I said, yung ating window, i-install na din ngayon. So, yan. Medyo marami pa rin kalat, pero yung ating ceiling ay okay na din. Yung tiles niya, nakapag-install na din, kaya lang hindi pa din siya totally finished. Kasi nga, natigil yung construction natin. Yan. So, pasok tayo. So, yan. Kung mapapansin nyo, hindi pa din siya napipinturaan yung side na to. Pero, schedule na din to. Siguro by next week. Kasi yung ating contractor para sa wall painting ay may traffic pa o mayroon pang ibang pinagkakabalahan. So, yan. So, yung ating CR dito sa second floor, kung mapapansin nyo, may finish na din siya. Yan. Pero hindi pa rin tapos yung tiling niya kasi nga natigil. Pero this week, this Sunday, so mag-start na uli yung pag-aayos nito. So yan. So noong nagbagyuhan, kung mapapansin nyo, basa siya. Kasi nagkaroon na tayo dyan ng para hindi tumagos yung tubig sa ibaba. So nilagyan na siya. Yan. Yan. So hindi pa lang din na-install yung ating pinto dito sa CR kasi nga magta-tiles muna. So ayan. Ayan. Ito yung ceiling natin dito sa hallway, kung mapapansin nyo. Ayan. Okay na din yung ano natin, yung ceiling dito sa hallway. And by the way guys, yung ating pinto ay hindi pa na-install.
Siguro schedule din natin kasi may issue tayo sa budget. Kaya hindi pa natin siya napapriority. Pero by next after nitong sliding door, sliding window ay isusunod na din natin. Magiging issue kasi natin dyan, pag hindi pa natin siya na-install, ay magbabako daw yung woods natin. Kasi nga kahoy yung ating pinto. So, yun yung magiging concern natin. Kaya dapat, as soon as possible, ma-install na din yung ating mga pinto. So, yan. So, dito sa tiles naman sa hallway, kung mapapansin nyo, bitin pa din. Ayan, hindi pa din natapos. Pero soon, ma-i-install na din. So, yan. Lakad lang tayo. Ito yung kabuuan ng hallway dito sa second floor. Kung makakita nyo, ayan. Punta tayo sa terrace para makita nyo. So, ito yung baba niya. Yan, hagdan natin. So, punta tayo sa terrace. So, ito yung ceiling ng ating terrace. Kung mapapansin nyo, okay na din siya. Kaya lang hindi pa na-install yung ilaw. Yan. So, ito nalinisan na natin before nung time na hindi nagko-construction. Kaya kung mapapansin nyo, malalinis na dito. Yan. Ang nag-i-issue natin guys, kasi nga hindi pa nalalagyan siya ng tiles, dito umaagos yung tubig, so pumapasok siya sa loob. So, starting Sunday, hopefully ma-install na yung tiles dito sa pinaka papuntang balcony natin para maiwasan na yung pag-leak ng tubig papasok dito sa may first floor natin. Kasi dun, kumbaga tumutulo yung tubig, dun umaagos yung tubig. So, yan. So, yan guys. Ito ang kabuuan ng ating bahay. So, ito yung ano natin, yung sa labas ng ating main o master bedroom. Mga unfinished pa din na mga unfinished work kumbaga na kailangan pa din na maayos na. So yan. Yung second floor lang muna yung ipipresent natin today kasi doon sa baba ay wala pang nagagawa. Pero yung sa bandang dining area natin, sa may kitchen natin, na-finish na yung wall niya. So by Sunday, hopefully matapos na pati yung mga edges bago natin lagyan ng kisame. So pinatigil ko din muna ang paglalagay ng kisame sa first floor natin kasi yung mga edges nga gusto natin na ma-finish muna o kahit man lang matapalan muna ng mga semento para at least maging matibay, mas tumibay pa yung ating slab. Kumbaga nung hindi pa nalalagyan ay parang nagbabakbakbakbak pero pag nalagyan naman siya hopefully kumakita niyo titibay siya. Kaya inintay ko muna na malagyan siya ng finish bago i-install yung ating mga kisame. So, yun guys, hintayin na lang muna natin ang by 2 o'clock darating na yung mag-install ng ating sliding door. For the meantime, yun muna. Pinakita ko muna sa inyo, itinur ko muna sa inyo yung mga latest development bago natigil yung construction natin before. Isa pa pala, may isang nag-comment o nag-ask ng question kung itong daw bang ating unit ay pinataasan yung kisame. Actually, nasagot ko na naman siya. Pero para at least malinaw, yung design kasi ni Lynville Residences Lipa 2 ay matataas yung kanyang pagkakagawa. Kaya hindi na ako nagpataas o hindi ko na siya pinataas. Kung mapapansin mo, napakataas na niya. Talaga, kumbaga, tatalon ka para maabot mo yung kisame natin. So yun ang kagandahan dito sa Lynville 2. Na mataas na yung ceiling nila kahit doon sa pinaka
pababa kasi, di ba, palusong yung bubong niya. So kahit doon, kung mapapansin mo, mataas siya talagang, kumbaga, yung standard na taas ng tao, mas mataas pa siya. Kaya napakaganda, kumbaga, okay na okay siya, hindi na ako nag-add ng additional hollow blocks nga para mapataas pa dahil yun nga, mataas. Ayan, ito guys, ayan. Ito yung third room natin na palusong siya. So kaya medyo nakapataas na yung in-add nating bintana. In-add nating kisame. Ayan, para medyo mataas-taas ng konti. Pero ito na yung pinaka-ano niya eh. Pinaka-alulod. Kung mapapansin mo, hindi ko pa rin abot. O baka maliit lang ako. Pero tingin ko naman, mataas talaga siya. Kasi nag-visit din ako dun sa ibang Lynville. Dun sa Lynville 1 sa May Latag. Mababa yung kanilang pinaka second floor. Kaya may mga unit doon na nagpataas pa ng kanilang kisame. Yun, kung nakita mo naman siguro na talagang sobrang taas ng ating ceiling. Hindi na tayo nag-add. Compare nga tulad ng sinabi mo kanina, sa Lipa 1, doon sa May Latag area, talagang mababa yung kanyang kisame. Kaya yung i-check ko bago ako nagpa-construct dito, nag-check ako doon ng isang design ng bahay na pinakita sa akin nung supposedly dapat siya yung maging contractor ko. Dahil hindi kami nagkasundo sa budget, hindi ko siya nakuha. Pero pinakita sa akin yung isang unit, nagpataas, dinagdagan nila ng additional siguro mga dalawa o tatlo pang hollow blocks na patong para tumaas yung kanyang kisame. Pero yun nga, dito sa May Lynville 2 ay hindi na kailangan. O kung ikaw ay matangkad, siguro dagdagan mo. Kasi ako 5'5 ako, yung height ko 5'5, pero tinaas ko na yung kamay ko, hindi pa rin siya abot. Kailangan mong tumalon para talaga maabot mo yung kisame. So yun yung kagandahan dito. So yun guys, sana na naliwanagan ka doon sa tanong mo before na bakit kung ako ay nag-add o pinataasan ko ba yung aking kisame. So hindi na, dahil okay na yung design dito sa May Lynville Residence Lipa 2. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. With the state.
So guys, ito na, na-install na yung ating sliding window. So ito yung room, master bedroom, room 1. So yan, napakahusay ng pagkakagawa. Talagang, kumbagay, pulidong-pulido. Yan. So hindi na tayo mababasa ng ulan, hindi na aampiyasan ang ating kwarto. So yan. So dito sa second room, ito, ating second room, na ikabit na din. So, kahit siguro mag-uulan, ay hindi na mababasa ang ating kwarto. So, yan. So, thank you sa nag-install ng ating sliding window. Then, doon sa third room natin, yan. Ito ay, kumbaga, kulang kasi yung existing na sliding door. Kaya ito ay bagong sliding door. Bago ito. Ito ang bago na nagawa. So yan, binuksan natin para makalabas yung mga langaw. So yan, yung ating bintana. So yan, so maraming salamat sa ating gumawa ng ating sliding window. So dito sa CR natin, na-install na din. So meron na din tayong bintana dito sa CR. So kung mapapansin nyo guys, nung nag-uulan, basang-basa yung ating sahig kasi talagang dito nanggagaling yung majority ng tubig ng ulan. Kapag umaampiyas, talagang pasok na pasok yung tubig. Kaya thankful tayo at nakabitan na tayo ng sliding window. Yun guys. Soon yung ating mga pinto at saka na sliding window, sliding door naman yung ating kakabitan.